pinag-aaralan ng BBM administration ng 5-year term ng mga opisyal ng barangay. Ginawa ang pahayag sa Liga ng mga Barangay sa Quezon City kung saan binigyang parangal si Executive Secretary Designate Attorney Vic Rodriguez dahil sa natatangin itong serbisyo bilang public servant. Ayon kay Rodriguez, bukas sila sa mga pagpipilian kabilang na ang 5 taong termino mula sa dating 3 taong termino ng kapitan ng barangay. Ito'y para mabigyan ng sapat na panahon ang mga barangay official na matapos ang mga proyektong kanilang nasimulan. Tiwala naman si President-elect Bongbong Marcos na mabilis makakabangon ng bansa sa mga kinakaharap na problema dahil sa pagtutulungan ng mga Pilipino. Inihayag ito ni Marcos Jr. sa selebrasyon ng 10th anibersary ng cityhood ng Bacoor, Cavite. President-elect Ferdinand Marcos Jr. Panauwing pandangal si President-elect Bongbong Marcos sa 10th anibersaryo ng pagiging lungsod ng Bacoor, Cavite. Mainit siyang tinanggap ni Senador Bong Revilla Jr., Mayor Lani Mercado, Cavite Governor John Vic Rimulya at Vice Governor Jolly Revilla. Sa kanyang talumpati, sinabi ni PBBM na hindi niya pwedeng isnabi ng selebrasyon ng cityhood ng Bacoor dahil sinuportahan niyang pagiging lungsod nito noong siya ay chairperson ng Committee on Local Government sa Senado. Aminado si Marcos na malaki ang botong na ibigay sa kanya ng mga taga rito sa Bacoor City at sa lalawigan ng Cavite sa pangkalahatan sa katatapos lamang na Hatol ng Bayan 2022. Lagi ko pong sinasabi itong tagumpay ng Tambalang Marcos at saka Duterte at lahat ng unit team ay hindi lang tagumpay ng mga kandidato. Ito ay tagumpay nyo rin dahil hindi po namin nagawa ito. At lalong-lalo na, hindi po nangyari yung kalaki-laki na boto na nakuha namin na 31 million para sa akin, 32 million para kay Inday Sara, kung hindi sa tulong ninyo. Ayon sa susunod na Pangulo, sinimulan na nila ang trabaho upang pagandahin ang serbisyo at patugunan ang mga problema ng bansa. Bagamat nariyan pa rin ang epekto ng COVID-19 pandemic, tiwala si PBBM na maraming gagawin ng kanyang administrasyon para makabangon ng bansa. May mga Pilipino rin aniya na nag-alok na tumulong para sa kapwa Pilipino. Dahil kinakikita nila na sa darating ilang taon ay may pag-asa ang Pilipinas na umahon, may pag-asa ang Pilipinas na gumanda ulit. At kami naman na dahang-dahang ibinubuo ang pamahalaan ay inaasahan po ninyo na yung isinuklin ninyo sa amin na boto, na suporta, na pagmamahal ay hindi po namin bibiguin. Malaki man ang aarating pagsubok, malakas aniya ang kanyang loob dahil nasa likod niya ang mga Pinoy. Pagbibigay din niya, wala siyang ibang gagawin kundi ang aniya ay para sa kabubuti ng bansa. Samantala, ang Bacoor LGU hindi rin maitago ang tuwa sa pagbisita ni Marcos. Sa totoo lang, isa rin naman ang Bacoor sa unang tumaya sa kandidatura ng ating mahal na Pangulong Pamilya Revilla ay talagang unang mga tumindig para sa kanya. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte kani-kanina lamang ang ceremonial awarding ng nasa 640 housing units sa Davao City. Kabilang sa mga benepisyaryo rito, ang iba't ibang uniform personnel, government workers at overseas Filipino workers. Sa kanyang talumpati, kinilalangan ni Pangulong Duterte ang mga pagsisikap ng National Housing Authority para maisakatuparan ang proyekto kahit pa sinubok ng COVID-19 pandemic ang bansa. Anya, ang mga naturang housing units naman ay alay ng pamahalaan para sa mga kawanin ng gobyerno at mga bagong bayani ng bansa na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang kapwa. Kasabay naman ito, muli rin nagpasalamat si Pangulong Duterte sa suporta sa kanya ng taong bayan hanggang sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang termino. Bukod naman sa mga aktividad na yan ni Pangulong Duterte, may mga panibago ring anunsyo kanina lamang si Acting Presidential Spokesperson at Communication Secretary Martin Andanar. Kinumpirma niyang may bago ng officer in charge ang Department of Agrarian Reform at yan ay sinugunoong David Ero. Para naman sa Department of Environment and Natural Resources, itinalaga na rin bilang bagong OIC si Mr. Jocelyn Marcos Fragata. Hindi naman nabanggit ang dahilan sa likod ng mga hakbang na ito. Bukod naman dyan, isinapubliko na rin ng Malacanang kanina lamang ang Executive Order No. 174 na bumubuo ng Expanded Career Progression System para sa mga public school teachers. Gayon din ang Memorandum Order No. 62 na naguutos naman sa pagbuwag sa First Cavite Industrial Estate Incorporated. Tinuldukan na ng Pilipinas ang pakikipag-usap sa China para sa joint exploration sa West Philippine Sea. Kung bakit, magbabalita si Tristan Odalo.
Binigyang linaw ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Loxin Jr. kung bakit umatras ang Pilipinas sa joint oil and gas exploration deal nito sa China sa West Philippine Sea matapos ang 3 taong negosasyon. Gid pa ng kalihim, walang isinuko ni katiting na teritoryo ang Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Duterte at patunay dito ang magkakasunod na diplomatic protest na inihain ng bansa. Sa pagunita ng 124th na founding anniversary ng DFA, batid ni Loxin ang kahalagahan na makahanap ng bagong pagmumula ng langis at gas, pero hindi raw ito dapat isuko ang soberanya. Taong 2018 nang lumagda ang Pilipinas at China sa isang Memorandum of Understanding para sa isang joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. We had both tried to go as far as we could without renouncing China's aspiration on his part and constitutional limitations on my part. I shut down shop completely. The president had spoken. I carried out his instructions to the letter. Oil and gas discussions are terminated completely. Nothing is pending. Everything is over. Iginiit din ng kalihim ang kahalagahan ng rule of law sa pinag-aagawang teritoryo. I drew a blood red line in the West Philippine Sea. You here in the audience met me more than halfway to hold that line, firing diplomatic protests at intruders in our waters, not missing a single transgression, nor tempering the severity of your response. Pinanindigan ni Loxin ang posisyon ng Pilipinas sa Myanmar at sa pag-atake ng Russia sa Ukraine. Aniya, masaya siyang nakapagsilbi sa itinuturing niyang pinakarespetadong institusyon sa bansa. May transportation secretary na si President-elect Bongbong Marcos. Napili niya si dating Philippines Airlines President at Chief Operating Officer Jaime Bautista. Papalitan niya si Secretary Artugade, isang certified public accountant si Bautista. 13 taon niyang pinamunuan ang PAL bago nagretiro noong 2019. Kabilang din sa mga napili ni Marcos, si dating Light Rail Transit Authority Deputy Administrator Cesar Chavez para maging Transportation Undersecretary. Veteran journalist at abogadong si Cheloy Garafil bilang LTFRB Chairman at businessman na si Christopher Pastrana bilang Philippine Sports Authority o Philippine Ports Authority General Manager. Kinuha rin ni Marcos si Labor Secretary Silvestre Bello bilang Resident Representative ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan at si dating Cabinet Secretary Carlo Nograles bilang Civil Service Commission Chairman. Inaalala naman ngayong araw ang unang anibersaryo ng pagkamatay ni dating Pangulong Benigno Simeon Noynoy Aquino III o mas kilala sa tawag na Pinoy. Isang misa ang idinao sa Church of the Jesus sa Ateneo de Manila University na dinaluhan ng kanyang pamilya, kaibigan at ilang miyembro ng kanyang gabinete. Kabilang sa mga dumalo, sina Vice President Lenny Robredo, dating Interior Secretary Mar Rojas at Senator Kiko Pangilinan. Namigay naman ng baller ID at sombrero sa labas ng simbahan ang longtime staff ni Pinoy na si Yaya Yoli. Pumanaw sa edad na 61 si Aquino dahil sa renal disease.